Sa buong magandang hapon ang aking tinulad. As the Universal Church celebrates the feast of St. Lawrence, Deacon, and Martyr, we are gathered this evening, chapter of brother, to break bread with the Lord and join my former sacristan, and now jubilant, mature, and thanking the Lord for having raised 25 years of priestly life, ministry, and journey. Reaching that mark is certainly a remarkable milestone in his life as a man of God. In the language of anniversary celebrations, the 25th year has always been symbolized by silver. And for this reason, we extend to you, dear brother in the priesthood, a joyous, silver, and shining ordination anniversary. As you know, silver is a semi-precious metal that is used for a great variety of purposes, largely in making vessels and body decorations and ornaments. In the Old Testament, you will find that there are frequent references to its useful and value, usefulness and value as a metal. There is no record of its having been found in the Palestinian region. It must have been imported metal, possibly from Spain or in India. And therefore, by reason of its utility and prominence, it is relatively a precious metal, highly valued. In this light, we can say that our celebration today is quite a precious celebration. It must be a precious celebration. Of course, bearing in mind that the really precious one is gold. The golden jubilee which we hold, you can reach the grace of the Lord in the year 2041. By that time, you will be 75, I will be 87. I don't know whether I will still be around, but anyway, it's an advanced greeting for your older children. In thanking the Lord for the last 25 years of Christian journey, we could get Mathematica, in which 25 years would be equivalent to 9,125 days, or 219,000 hours, or 13,140,000 minutes of service in the Lord. Wow, that's pretty much. Or you could consider the number of baptism, weddings, funerals, confessions, masses and communions, and anointings of the sick that you have celebrated or administered. I'm pretty sure you have already lost track of those statistics as I have lost mine. Or you can attempt to try to get the total number of the faithful you have shepherded in various palaces here in the Diocese of San Pablo during the last 25 years, and you will find that the number will be staggering and might overwhelm you. Marking this milestone should go beyond quantity or statistics. In the life of faith and in the service of the Lord, we don't go much by statistics or quantity. We rather go by one. What counts is not how many we have served, rather by the motive or intention with which we have served. It is a question of the heart. What is inside your heart and mine? We are told in the Gospel
St. Lawrence legally martyred, I believe was not without purpose or not simply a coincidence. It was God's design. Therefore, it has a purpose. Together, let us try to see that purpose. By relating the ordination of the Feast of St. Lawrence, you can see how the marking of 25 years of Christian ordination should be measured and celebrated. Si San Lorenzo ay isa pong diakono ng Roma noong katlong siglo. At siya'y natang siya ng mag-alaga ng mga mahihirap. Tatlong araw matapos patayin ang Santo Papa Sixto Pangalawa noong 258, inatay din ang diakono si Lorenzo dahil sa halip na isuko ang pag-aari ng simbahan sa emperador na ginagamit naman sa paglilingkod ng mga mahihirap. Ipinibigay niya ito sa mahihirap upang maibsan ang kanilang kawalan, kagutuman, at maging kababarado. At ayon po sa salaysay ni San Ambrosio na tinawag si Lorenzo na humarap upang isulit ang pag-aari ng simbahan, sa halip, inihanap niya ang mga tingkaw, mga bulag, mga pinay, ang tunay na kayaman ng simbahan. Sa ikagal, itinasunog ng buhay ni Emperador Valeriano at dahil dito'y nakamtan ang korona ng martir, ang ruro ng mga bayaning pagsaksi kay Kristo. Sinabi ni San Pablo sa kanyang kanawang sunat sa mga taga-Korinto na ating binasa, ang nagahasip ng sagala ay nagaanin din ang lapis-lapis. Ang kanyang kinalaw mula sa lumang tipan ay ganito naman ang sinasabi. Sagala niya ang kanihasip at ipinagkaloob sa mahihirap kung kaya ang kanyang mahalan ay nananatili magpakailanman. Wala nang nakakalaan ngayon sa emperador na naghangat palagpakan ng madla. Sumalit si Lorenzo, ang diyan ay nagkaloob ng lahat na nagkaloob ng lahat. Maging buhay man ay dinadakika pagpahanggang ngayon sa lahat ng pamilya ng mundo. At pinili ko ang pesta nito. Sa pag-uugnay natin ang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkapari sa buhay ni San Lorenzo, tatlong pangunahing aral ang ating sisikapin, ating mabalaan at mapagmilay. Una, that the priesthood is the mystery. Sinasabi natin sa Epitasyo, kapag ka misa ng isang martir, na ang lakas daw ng isang martir ay hindi galing sa kanyang kalikasan, kundi sa kaloob na bigay ng Diyos. At kung ating titignan ang ministry ng pagkapari, ito ay masasabi natin isang pakilingkod higit sa lahat sa mga aba. Ang pangatlo na ang pagiging mabunga ng ating pakilingkod sa Diyos ay nasasalalay sa isang kabanalan at makabayan, a heroic form of sanctity. Some call the priesthood as a mystery of divine scandal. Meaning to say, Christ calls and chooses unworthy men, but despite this unworthiness, He qualifies them to be His ministers, tasked to lead His people, and programs that clearly says this,
scontro se si trovi, miserando acque e dicendo, Hinira, Sapaluka, Hinawa. Sei quello che ti dirà, hai sinato di mangiare un problema di prima. Embarrass dignity. Dignità sa likod ng kahihiyan, sa lalaman-laman, at hindi nalalaman ng tao ang tunay na nilalaman ng ating mga puso bilang mga pati. At ang mga nakalipas natin buhay, maging ang ating ngayon na sanlibuyan, Diyos lamang ang nakakabasa ng ating puso. Nangingibabaw lagi ang mga